lahat ng mga manonood, please subscribe here. Ha? Ugong Biyahero, ha? Ed Shell. Yan, ha? Sige, etneb-etneb lang. Manila God first. Ha? Magandang hapon po mga kababayan, si Pugong Biyahero po ulit ito at kamusta po kayo? Yan, sana po ay nasa mabuti kayong lahat na kalagayan at maayos ang inyong pangatawan ngayong araw na ito. Ngayon po ay nandito po ako sa Maya Bonifacio Park para po magbigay sa inyo ng konting update dito po sa ginagawang CR at saka po yung coffee shop na ginagawa na dito po sa parke nitong Bonifacio. So ngayon mga kababayan, nakikita nyo po ngayon itong tuloy-tuloy na pagsasaayos nitong ginagawang constructions nitong coffee shop, no? So nagsimula po yan last week pa at nakalatag na, no? Nagawa na nila yung platform na pagkakabitan nung mga materyales na kakailanganin. So ngayon nga po makikita nyo na tuloy na at yan ginagawa na at dire-diretso na po yung paggawa nitong coffee shop dito. At the same time yung CR po yung nasa sa kakabilang bahagi. So ngayon mga kababayan, no, yung platform pa lang yung ating nakikita ngayon dito. At wala po tayong exact date kung kailan po matatapos yan base po dun sa ating nakuhang informasyon sa forma na naka-assign dito ay wala pa silang exact date kung kailan matatapos itong ginagawang coffee shop na ito. So aside from dun mga kababayan na hindi po ito isang malaking gusali or second story, no, ito po ay isang palapag lang, no, or parang ground lang yung gagawin at sabi nga po ito ay may sukat na 312 square meters yung lapad nitong or yung sukat nitong ginagawang coffee shop dito. At yun nga mga kababayan, no, ang sabi rin ay hindi po nila alam kung ito po ba ay local coffee shop or commercial coffee shop o yung mga nakikita natin na mga leading coffee shop, no? Like for example, nasabi po rin kanina parang Starbucks daw. So yun po ay wala pang konkreto kung yun po yung gagawin dahil pero yun nga, maganda po sana na yung local coffee shop lang sana yung magawa dito dahil yun nga, yung mga local farmers daw natin, yung makikinabang o yung mga local na magkakape natin, yung pwedeng makinabang nung ganitong coffee shop dito sa lungsod ng Maynila. So, ang mga nagtatanong po mga kababayan, kung ito po ba ay proyekto, no, ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Yes po, ito po ay proyekto ni Mayor Risco at nakikita nyo na rin po yan dun sa mga iba pang mga vlog nitong ating Manila vloggers dito. So yun lang mga kababayan yung may update ko sa inyo dito sa ginagawang coffee shop. At mamaya pupuntahan po natin ito namang ginagawang CR sa likod na bahagi itong coffee shop dito. At sa mga nagtatanong pala mga kababayan kung saan nga ba talaga ang exact location nito, no, ito po yung ating LRT station ng Central. At dito naman po yung Universidad de Manila at dito naman po yung Kartilya ng Katipunan o ito yung Bonifacio Park. Yan, nandito lamang po siya sa side na to. Makikita niyo po yan dito. Dito sa lugar na to, itong may harang na to pa. Yan, ito dadaanan natin ito, no. Party pa to or part pa to nitong coffee shop. So ngayon ginawa mong barracks to. Kasi para nakita niyo lang yung platform nung ano nung gagawing coffee shop. So bali ito, itong bakanteng lote na to. Yan, kasama rin din siya. Kasama siya sa coffee shop. So, ang mangyayari dito ay lalagyan daw po ng mga upuan. At dito yung pinaka main entrance nitong coffee shop. Ayan. Dito siya. Dito po. Yan, dito yung main entrance, no, nitong coffee shop dito. Ito na yun mga kababayan, no? May mga pundasyon na rin, may mga pader na, at sa tingin ko medyo malaki itong CR na ito. Siguro mga ilang pinto din yung gagawin dito. At paglilinaw lang mga kababayan, no? Hindi po natin sure kung itong CR na gagawin dito ay mayroong LGBT. No, wala pong ganun, hindi pa natin alam yan kung may mga ganun gagawin dito. At yun nga, dito ginawa yun nung nakaraan, dito ginawa yung deposito nila, dyan.
At natapos na yan, no? Nahukay na yan. At may tanke na dyan na paglalagyan ng mga deposit. Ito na lamang ginagawa, yung mismong paglalagyan na ng CR. Yung kanilang ginagawa dito, yung constructions, itong ginagawang, kumbaga parang isang room, no? Na gagawin dito at mga ilang pinto din yan gagawin dyan. So, yun mga kababayan, nakikita nyo ngayon na tuloy-tuloy din yung ginagawang constructions nila dito. So, yun lamang mga kababayan ko, mga kabihero, yung aking may update sa inyo. So, maigpi lamang po ito para hindi natin ma-miss yung mga kaganapan dito sa lungsod ng Maynila. Okay, so yun, magkatabi yan at sabay na ginagawa itong constructions, itong ginagawang coffee shop at saka po nitong CR dito. At yan mga kababayan, hanggang dito na lamang yung aking may update sa inyo. Mula po dito sa lungsod ng Maynila, ako po ulit si Pugong Bihero. Maraming maraming pong salamat sa inyong panonood at pagtangkilik sa aking mga videos na may upload. At sana po mga kababayan, no, sa mga bago lang po, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel para palagi kayong maging updated sa mga kaganapan dito po sa lungsod ng Maynila. At kung hindi niyo pa po pala napapanood yung aking video sa Manila, so may mga update po ako ngayon dyan na na-upload ko na rin. At may mga ilang videos pa rin ako na-upload sa mga ibang update. At abangan nyo rin po yung aking vlog about doon sa The Manila Film Theater. Kung natandaan nyo po yung may amazing show, yung gusaling yan ay naispatan ko din na ma-vlog. Ganon din po yung Rock Art Theater. Yan, mga lumang gusali na kasi yan. Maganda yan nung una, nung panahon pa ni Ferdinand Marcos, ni President Ferdinand Marcos. So, dinaanan ko yan para maipakita ko po sa inyo kung ano na nga ba kalagayan ng mga gusali yan. Okay? So, yun lang po ulit. Maraming maraming pong salamat. At sana po ay palagi tayong mag-iingat. Lalo na ngayon at sa panahon ngayon na kailangan natin mag-ingatan ng ating kalusugan. Okay? Palagi po tayong magsuot ng mga mask para po maiwasan natin ang mga ganyan sakit. Okay? Thank you so much po and God bless you all.